Okay, good day to everyone, smallers. So we're going to take up the number 8 common competency, which is the pick up weld materials. So before we go on, so Papa, ibibigay ko sa inyo yung mga bagay na dapat natin gamitin pag mag-pick up tayo ng welding materials. Siyempre, unang-una, meron na tayo dapat welding machine. Diba? Kasi itatakpan na natin siya, no? O technically, ang term niya is to pick up. Then, dapat meron tayong spacer na gagamitin. Ano yung isang spacer? Stator, ito kasi yung kailangan kapag pagdidikitin mo na yung dalawa back joints. No? For example, ito kasi, itong back joint na binevel natin kanina o piniprepare natin kanina. So, ito ay itatak na natin. No? Itatak na natin siya as a back joint. So, dapat, meron siyang spacer na gagamitin, no? Para magkaroon ng gap yung dalawang baka. Ano ba yung stone root gap? No? So, pipit up kasi ng weld materials, meron tayong mga kinakailangan or, I mean, sinasaalang-alang na sukat. For example, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, pag pinak natin itong dalawang bakal na to, hindi pwedeng ito nakadikit na ganyan. Nadikit na dikit siya. So, ang standard niyan, pag tinak natin yung dalawang bakal, lalagyan natin siya ng space. At yung space na yon, ang tawag sa space na yon ay root gap. Ganon. Paano natin madedetermine yung sukat ng root gap? Kasi mahirap naman pag laging sinusukat yung root gap. At sa ganitong spacing, napakahirap sukatin siya. So, meron tayong standard o ISO na ginagamit, which is, kung ano yung sukat ng electrode ng gagamitin mo, yun yung sukat dapat ng root gap o ng spacing ng pagitan ng dalawang bakal. Yung space ng pagitan ng dalawang bakal, ulit yung tawag sa kanya, technically ito nga is root gap. Ngayon, sabi ko kanina, itong spacer na to, ito yung gagamitin natin to guide, no? Para maging guide sa root gap opening natin, no? So, ang gagawin natin, for example, ganyan, itatak natin siya. Itatak natin siya, pero dapat may root, meron tayo ditong spacer, no? O yung ginagamit nating spacing. So, yung space na yan, yan ang magde-determine kung ano yung sukat ng root cap nyo. So, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung sukat ng ating ano, electrode na gagamitin, dapat yun yung sukat ng ating space. So, kaya mismo yung electrode ang gagawin natin, yun yung mismo gagawin nating spacer. So, ang gagawin natin, pupukukin natin, tatanggalin natin yung box niya hanggang yung 4 wire na lang yung matira. So, yung 4 wire na yon, yung laki ng 4 wire na yon, which is ang ginagamit natin, ay 3.2 na electrode. So, dapat ang root opening niya o yung root cap niya is 3.2. So, ganito magiging itsura niya. Dapat ganito siya, no, para makita yung root cap niya. So, okay. So, ito yung tamang pag-pick up ng weld materials o yung pagtatak niya with the spacer. So, another one. So, dapat pagka nagtak ka, no, nagtak ka ng ano, ng bakal. So, meron tayo kung tinatawag, kung tawagin ito ng iba, ay brakes, no? Pero sa atin, dito sa atin sa testa, technical term natin na tinatawag natin silang stiffener. So, ito yung stiffener. Sa iba, kung tawagin ito, brace. So, ito yung nalagay natin dapat sa taas. No? Then, pagkalagay sa taas, doon natin siya itatak mismo sa stiffener niya. Hindi mismo dito sa root opening niya. No? Yun ang purpose kung bakit kinakailangan ng stiffener. Para hindi agad magkasgasan o ma-weldingan yung root opening niya o yung root cap niya. So, italagay natin siya dito sa ibabaw, then itatak natin siya. No? At paano natin siya itatak? Siyempre, pag tinak natin siya, dapat yung dalawang bakal mo, pantay na pantay siya, no? Pantay na pantay siya, kasama yung kanyang ano, root gap, then itatak mo siya, kabilaan dapat meron ang stiffener, no? So, siya yung magsisilbing support para hindi gumalaw o hindi mabago yung root opening or root gap ng back joint na we-weldingin natin. At ano ang gagamitin na electrode sa pagtatak? Siyempre, pwede tayong gumamit sa 6013. So, yung electrode na 6013, so, yun yung gagamitin natin para itak natin yung
o i-fit up natin yung dalawang bagang natin, which is the butt joint, gamit ang stiffener. So aside that, so pagka na-itak mo na yung stiffener at speed stiffener natin, at ma-prepare mo na siya, so ready na siya ngayon for welding. Okay? So punta na tayo ngayon kung paano natin itatak ng actual o i-fit up ng actual yung ating butt joint. No? Yung kanilang draw pack na pinakita ko. So, sabi ko nga nung una, syempre lang, dapat lagyan natin yung stiffener. And the most important is the spacer. So, para makita natin kung gano'ng kalaki o ma-distinguish natin yung ating screw opening. So, titingnan natin. So, ayan na siya. Nakalagay na yung spacer sa gitna. So, siya ay ready for fit up na. No? Ang gagawin natin, so, with the use of this brace or stiffener, so, ito yung gagamitin natin para mapagtipit natin yung dalawang bakal without even touching the root cap and the root piece. Okay, so, ayan na siya. Weldingin na natin siya. Tatak na natin siya or i-beat up natin siya as number 8 common competency, which is beat up weld material. Okay, nakabit na natin yung isang stiffener. So, dapat even siya. So, lalagyan natin siya ulit yung stiffener on the other side around. So guys, eto na po siya, no? Yung ating fit up weld material. So, nalagyan mo na siya ng stiffener, both side, kabilaan, then, na-determine mo na yung root opening because of this spacer. So na-welding mo na siya dun sa brace niya, sa stiffener niya. So, pwede na natin tanggalin yung spacer. That proves that meron na siyang root gap or root opening sa gitna niya. So, this is the subject or this is the workpiece na pwede na natin siyang dalhin sa core competency natin, which is weld carbon steel plates using SMAP. So, for the meantime, this is all for number 8 common competency with this speed up weld material. Thank you guys and have a good time.